Disclaimer, I am not a dermatologist by profession, but I am a certified esthetician. As a beauty therapist, I would love to share my personal experience. Hello everyone! Welcome back sa ating channel again. So guys, ang akin namang ibabahagi or ang akin namang i-share sa inyo for today's video is paano natin maiwasan para hindi tayo magkaroon ng pigmentation kahit gumagamit tayo nito, guys. So ito, this is very sa Pilipinas, guys. Kahit dito sa Dubai, marami na rin gumagamit nito. So personally, ako din ay gumagamit din ako nito. So ito siya, ito yung pinakasabon niya, tapos ito yung pinaka-toner, tapos ito naman yung pinaka-night cream. So mayroon po ito siyang SPF. So ngayon, guys, paano tayo, kasi ang dami kong nakikita sa Pilipinas, guys, na gumagamit sila nito or rejuvenation, mga Brilliant. So pare-pareho lang yan sila, guys, pero iba-iba lang yung kanyang brand. Pero ang pinaka-active ingredient nito, guys, is ang may acid to siya. So ang acid, guys, isa din sa magkukos kung bakit nagkakaroon tayo ng pigmentation or sun damage. So paano natin maiwasan, guys, para hindi tayo magkaroon ng pigmentation? Kasi ang pigmentation, guys, or picas na tinatawag, or sun damage or skin discoloration, ang pinaka number causes niyan is ang acid. Kumbaga nasusunog yung mga mukha natin, guys. So at the same time, guys, is gumamit din ako ng picas kasi meron akong guys, ang issue ko talaga is meron akong, kasi dati, mga 7 years ago, uso na kasi dito yung, kumbaga, kasagsagan yun ng microbleeding. So, ito microbleeding, guys, kung halimbawa ako, manipis lang talaga yung ano ko, no, yung aking kilay. So, is, kasi, kilay is life. Diba? Sa ating mga kababaihan, kilay is life. So, ngayon is, pinagawa ko to sa ating kabayan. Nung time kasi na yun, gusto ko kabayan ang gagawa sa akin para is hindi kumbaga kung ano yung gusto ko is pwede ko siyang maintindihan niya ako kung ano yung gusto ko, anong kulay or anong shape ng kilay ko. Pero ang nangyari kasi, guys, is halimbawa ito yung kilay ko. So lumagpas pa siya, kumbaga ang kilay ko is parang inano niya, okay lang naman na i-widen niya yung kilay ko. Pero kasi, hindi ko gusto yung shape ng kilay ko. Although, isa sa mga pinaka-procedure nila or protocol nila is nag-ano yan sila, guys. Kumbaga, sineshape mo nila, minimissure, ganyan, blah, blah, blah. Pero, ang nangyari is hindi nasunod yung gusto ko na shape. Kahit na pinakita niya sa akin na, ma'am, ito yung, at the beginning sabi niya, consultation, ma'am, ito ba yung gusto ko na ano yan? Sabi ko, yes, ma'am, ito po yung gusto ko na shape. Kasi papakita nila yan, guys, bago sila mag-ano sa'yo, bago ka nila gawin. So, ang nangyari, guys, is, instead na mapaganda yung kilay ko, pumangit. Kasi ang shape niya, guys, is, alam niyo, parang McDonald, yung parang nakaganyan. So, ngayon, meron akong ano dito, guys, meron talaga akong ano dito, yung baga, ito yung dati, napaka-ano dito, guys, napaka-strong. Masyado to siyang masyado siyang matapang. So, nahirapan ako mag-ano, kahit na ma-concealer nilalagay ko dito, guys, kasi pangit talaga siya tingnan, napaka-ano niya, napaka-dark. Tapos yung ano ko is parang alam mo yung McDonald na bilog yung shape ng kilay ko. So, ngayon, ang ginagawa ko is tinatakpan ko yan siya para hindi siya para hindi siya masyadong halata, kasi dalawa na tuloy yung kilay ko, guys. So, yung kilay na ginawa niya sa akin na shape, tapos at the same time yung ink ng microblade, tapos yung pinakabalahibo ng kilay ko ng kilay ko is ano siya, nasa baba. So parang yung kilay ko is parang ganyan, alam mo. Tapos ganito din sa side na to, ganun din ang nangyari. Pero ang pinaka ano ko is ito naman is pwede ko naman tanggalin ang buhok niyan, sundan ko na lang dito. Kumbaga, sundan ko na lang yung ginawa niya na shape. Pero, ang nangyari kasi, is yung pinaka dito, guys, kasi talagang angat siya compare sa dito. So, ngayon, is, buti na lang, guys, is naisip ko, kasi nung time na yun, hindi pa ako, wala pa ako sa beauty, hindi pa ako nag-facial, no? So,
So, buti na lang guys is, unti-unti naintindihan ko kasi pwede ka namang magpa-tattoo removal. Kaso lang, ang tattoo removal guys is medyo may kamahalan nung time na yon. So, buti na lang. So, kumbaga, nagtsaga na lang ako sa concealer. Tapos, tinatakpan ko na lang yung ano ko, yung extra na kilay ko. So, good thing, itong mga ganito guys, halimbawa, meron kayong mga piklat, yung basta ano lang siya, kumbaga yung mga superficial lang. So, ibig sabihin ng superficial lang is yung hindi masyado siyang deep yung ang scars ng tattoo or hindi masyado deep yung scars ng yung ano nang kasi sa ano na sa microblading kasi is parang ano lang yan siya is kumbaga nasa first layer lang skin natin pero pag once kasi dahil sa ink na ano yan siya kumbaga hindi mo kaagad yan siya matatanggal at least kung hindi ka magpa-tattoo removal. So ngayon, ang ginawa ko guys is gumagamit ako nito. Ito lang talaga pinaka-concern ko. Kumbaga nilalagyan ko itong part na to para is matuklap siya, para mag-ano siya, para matanggal yung extra na kilay ko. So ngayon is nung time na yun guys, gumamit ako ng chemical peel. So, yung chemical na ginagamit, peel ko na gamit dati is glycolic. So, glycolic guys, isa din yun siya sa family ng acid. So, ngayon, nag-apply ako guys, pero yung ano na, kasi meron na pala akong pigmentation na hindi ko napansin. Kumbaga yung ano lang, dot lang, akala ko before is ano lang siya, blackheads, pero it's not a blackheads, kundi yun na pala ang pinaka-starting ng ano, dot ng pigmentation ko. So, dati kasi guys, hindi ako gumagamit ng mga ini, ano, sa mukha ko kasi pag once kasi nagba-vitamins ka guys, especially vitamin C, is nag-glow yung skin mo. Kasi, ang vitamin C is not only for our skin, at the same time is ni antioxidant siya, which is na tumutulong din siya sa protection from sunlight. So, at the same time, nagbo-boost din to ng ating immune system. So, ang daming benefits ng vitamin C. At the same time, yung skin mo rin is nag-glow. Kumbaga, yung nag-brighten yung skin mo. So, doon ko yun na lang intindihan lahat, guys, nung nag-start na ako ng mag-facial. Pero, ang hindi ko lang inano dati is, I'm very, kumbaga, kung confident ako nung, bakit ako maglalagay ng SPF? Kasi, yung naman ginagamit ko ng cream is may SPF naman din. Pero, hindi pala siya kaya talaga ng SPF, guys, pag once meron ka ng pigmentation. So, ngayon, ang ginawa ko is, nung nakita ko siya, na parang, wow, ganoon na siyang ano, kumbaga yung, pinabayaan ko na kasi siya guys kasi humahapti na tapos yung salon kasi namin yung spa kasi namin dati is malapit lang kaso lang napaka ano kasi dito sa Dubai napaka strong ng init so hindi ako naglalagay ng SPF hindi ako masyadong ano dati sa SPF kahit na mayroon akong ginagamit na yung acid peel, yung glycolic. So, doon ko na ano guys, na parang siyang nasunog yung mukha ko. So, buti na lang is, at the beginning, is para siyang talagang ano siya guys, sunog. Itong sides na to, dalawang sides na to, sunog siya. So, ang ginawa ko is, bumili ako ng mga brilliant, tsaka bumili din ako ng mga, yung mga ganito,